Aikaw, bakit sinuspindi rin ng NBOC ang sesyon ngayong araw? Yes, Bernard, 3:24 nga ng hapon nagsimulang mag-convene ang COMELEC Anbank bilang National Board of Convenors. Ngunit itutuloy nga ito bukas ng alauna ng hapon dahil ayon sa COMELEC Anbank o yung ating NBOC, National Board of Convenors, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang halalan sa mga lugar kaya wala pa silang ika-canvas sa election results para sa senators at party list. Bernard, ang NBOC ang nakatalaga para sa official canvassing ng election results para sa party list groups at senators. Ang NBOC ay pinangungunahan ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan. Ipinakita sa mga kinatawan ng mga kandidato at political parties maging sa media ang pagbubukas ng plastic boxes na naglalaman ng mga selyadong consolidation at canvassing laptops. Ang canvassing naman ng sa presidential at vice presidential votes ay sa May 23 naman kapag nagbalik na ang sesyon ng Kongreso. Ngunit Bernard, at pasado nga ng alas 4 ng hapon ay natapos din ang sesyon ngayong araw. Narito si Chairman Saidamin Pangarungan ng Commission on Elections. And at this point, we are still awaiting electronic transmission of the results. And therefore, this canvass is hereby suspended to resume tomorrow at 1 o'clock in the afternoon. The parties and councils are notified of the resumption in open session. Bernard, inaasahang tatanggap ang National Board of Canvassers ng Certificates of Canvass sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroong 18,100 national and local posts ngayong May 9 elections. Ang mga itatali na votes ng NBOC ay mula sa official canvass ng Provincial Board of Canvassers na nagmula nga sa election results ng municipality at city level. Para makita rin ng ating mga kabayan ang senaryo kapag nagsasara na ang mga polling places, ang mga vote counting machines ay mag-iimprinta o magpiprint ng election returns bago ang electronic transmission ng mga ito. Ipapaskil ang kopya ng ER o yung election return sa harap ng polling stations para makita ng publiko na transparent ang halalan. Ang election returns, Bernardo, ER ay naglalaman ng bilang ng mga botante, clustered precincts, actual na bilang ng bumoto at bilang ng votes ng mga kandidato o yung kabuuang bilang ng mga votes ng mga napili nilang kandidato. Sa canvassing ng NBOC, Bernard, sisimula nilang kilatisin ang mga dokumentong naglalaman ng resulta ng eleksyon o ang pagsasagawa ng canvassing pagkatapos ng halalan ngayong araw na dapat ay magtatapos na nga ng alas 7 ng gabi. Inaasahang ang mga mananalong senador, Bernard, ay ipoproklama pagkatapos ng 7 araw na inaasa nating mangyayari yan, either May 15 o May 16. Bernard, bukas ay nakaantabay tayo sa resumption nga o yung muling pagbubukas ng National Board of Canvassers. Itong mangyayari ang canvassing kapag na-transmit na lahat ng election results para sa senators at party list. Samantala, Bernard, may mga napaulat nga na mga nasira, nagkaroon ng glitches na vote counting machines, nagkaroon ng power outage o brownout sa ibang lugar at maging ng iba pang technical issues gaya ng mga nasirang SD cards. Pero tiniyak naman ng COMELEC na hindi nito naapektuhan ang integridad ng halalan ngayong May 9, 2022 elections. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa PICC.